sana ay sa'yo. Ayan. Yung pangalawa ko pong pyesa ay pinamagatang Sa Tula Ka Bubuhayin. Nang unang beses mong sabihin sa akin na aalis ka na, hindi ko itinanong kung saan ka pupunta. Hindi ko ibinilin sa'yo na sikapin mong mag-ingat at maging masaya. Hindi ko sinabing maghihintay ako sa iyong pasalubong. Ni hindi kita niyakap ng mahigpit o pinabaunan man lang sana ng gasera. Ayokong isipin mong napaghandaan ko ang iyong pag-alis. At ayoko ring isipin mo na maaari kang umalis kung kailan mo gusto. Sinanay mo kasi ako na ikaw ang bumubungad sa akin sa tuwing babangon ako mula sa aking paghimbing. Matapos mong maging tenga sa lahat ng aking mga daing at maging dahilan kung bakit hindi na ako natatakot kung wala nang darating o magbabalik basta nandito ka lang sa akin. Ayokong isipin mong ayos lang sa akin kung bigla kang aalis matapos ang mga gabi na itinuring kitang tahanan at santuario. Kapag nagiging kasuklam-suklam na ang daigdig ay umuuwi ako sa mga bisig mo. Hinahanap ko ang iyong pangungumusta, ang iyong pag-ibig at mga tawa. Ayokong isipin mo na ayos lang sa akin kung bigla kang aalis matapos mo ang sanayin. Na bago maglubog ang isang araw at lumitaw ang panibago, ay binabahagi ko sa iyo ang lahat ng aking kwento. Anong oras ako nagising kanina? Kumusta ako sa klase? Paano ko hinarap pang umaga? Kumusta ako ngayong gabi? Hindi madali ang magsimula ulit. At ayokong isipin mong nagiging higit na katanggap-tanggap ang paglisan kung may kaakibat itong pamamaalam. Halos siyam na buwan simula ng una mong sabihin sa aking aalis ka na. At siyam na buwan nang lumipas simula noong napagpasyahan mong umalis nang hindi na nagpapaalam pa. Inakala mo sigurong hindi kita papayagan. Inakala mo sigurong makailang ulit kitang pipigilan siyam na buwan. Kung tutuusin nito na ang ating kabuanan, isisilang ko na dapat ang bagong pag-asa at persona, ito na dapat ang muli kong pagkabuhay ngunit hindi. Wala pa rin maga ang umaga, walang hindi maginaw na gabi simula noong unang araw ng Disyembre hanggang ngayon. Araw-araw pa rin akong pinapatay ng mga alaala at mahabang listahan ng nasayang na panahon. Araw-araw pa rin akong pinapatay ng pagsisisi. Dahil lang unang beses na sabihin sa akin ng aking ina na aalis na siya. Ni hindi ako nag-abalang itanong kung saan siya pupunta. Ni hindi ako nagbilin na sikapin niyang mag-ingat at maging masaya. Ni hindi ko nga pinabaunan ng gasera. Ang tangi kong nagawa ay sumulat ng mahabang tula. Dahil doon sa pagitan ng mga taludtod at salita, wala nang paghimlay, wala nang paglisan, walang kamatayan. Gustuhin ko mang pabaunan ka ng masasayang alaala, mas pinili kong sumulat ng tula, kung saan bubuhayin kita magpakailan kailanman, bibitbitin kita saan man ako dalhin ng tadhana at panahon at doon, hindi mo na kailangang magpaalam at sabihing aalis ka na. Dahil doon, buhay at yakap-yakap kita. Salamat po.